Welcome back! At kung bago ka lang sa aking channel, welcome sa aking channel. And so for today's video guys, share ko sa inyo ang aming Quail Farm family business. So keep on watching! Ito na nga guys, i-share ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng mga tips based sa aming experience sa aming pagpupugo. So, yan, 1,000 heads kami nag-start guys. Bali, ang nag-cater dyan yung dad ko, tsaka yung mom ko. Binigyan ko sila ng 1,000 heads para mag-umpisa. At yun nga guys, ready to lay egg siya. After 60 days, mangingitlog na yung pugo nyo. So, sa amin ato, mabot lang ng isang buwan mahigit, tapos yung iba doon, nangingitlog na. Depende rin kasi sa pag-aalaga mo, kasi may mga pugo din na maselan. Doon sa house nila, pag nangingitlog na yung mga yan, laging sinishoot on nung dad ko yung radio para maganda yung production ng ano, hindi sila madistorbo. So, ayan guys. And nag-umpisa nga kami sa 1,000 heads. So, bali yung mga tips dito, dapat aware ka sa production, sa market mo, at saka yung stability. Yung production, guys, yun yung yung na-produce ng egg. Kasi nakadepende rin yun sa pagkain nila, sa pag-aalaga sa kanila, yung mga vitamins na binibigay mo sa kanila para healthy at maganda yung production ng egg nila. At isa pa dito guys, yung market at saka yung stability. Stability which is, ito yung kung paano mo sila alagaan, paano yung pagbibigay mo ng pagkain, dapat hindi late sa pagbibigay ng pagkain para maganda yung production. At sa market naman guys, pagpasok ng December at yan, pasokan ng bata, dapat maganda yung production ng egg nyo dahil dyan yung malakas ang bintahan ng mga pugo. And nga, bali 1,000 heads kami nagsimula, testing lang. And sa dito, based sa experience namin, kapag 1,000 heads, 30 to 40K ang makakapital mo pag nag-start ka ng 1,000 heads. Pero same import lang guys, pag bumili ka ng 5,000 heads, so sa 1,000 heads, mas malaki yung kita ng 5,000 heads. Same effort lang din yung pag-aalaga mo. Kung ako sa inyo, kung may budget kayo, mas maganda nga talaga magsimula ng 5,000 na agad kasi same effort lang siya. Kasi sa amin, 1,000, nag-testing lang kami kasi nga, yun nga, binigyan ko lang sila ng pangkabuhayan kung kita ba ito. Pero kukuha ulit ako sa next 5,000 heads hanggang umabot siguro ng 10,000 heads. Ayan guys, kapag nag-start ka ng 1,000 heads, ang estimate ko, kikita ka ng 30 to 40K a year. Kapag nag-start ka ng 5,000 heads, ang kita mo dun siguro umabot ng 15 to 30K per month. Tsaka depende na lang sa production yan guys, kung maganda yung pag-aalaga mo sa kanya. Kasi yung pugo, hindi naman mahirap alagaan. Basta maganda yung pagpapakain sa kanila, yung binibigay mong vitamins. Makakabawi ka talaga guys sa nagastos mo. So, after 7 to 8 months guys, magsisimula na siyang mag-decline ng productivity. Magsisimula rin mag-decline yung kita mo. Ibig sabihin yan, panibagong routine ulit, panibagong cycle, kung gusto mo ulit bumili ng quail para continuous yung kitaan. At dito rin guys, marami ring factors bakit hindi ko umikita ang pagpupugo. Dahil yan sa production, market, at stability. Production, which means unti yung binibigay mong pagkain, so hindi sila makangitlog ng maayos. At yung market mo naman guys, hindi mo siya nabibenta gaano yung itlog mo, hindi mo natataon sa mga gathering like December, maraming occasion dyan, at pasukan ng mga bata. Dapat aware ka din sa market mo guys para maganda yung flow ng kita mo. At stability, stability which is ito yung sa housing nila, yung mga pugo kasi may mga pugo di talaga na maselan, pero hindi sila gano'ng mahirap alagaan. It's basta mapakain mo sila ng gusto, yun yung number one, na maganda yung kainan nila, bigyan mo sila ng vitamins para maganda nga yung production ng egg nila dahil dito ka kumikita sa egg. So, ayan guys, at sana may natutunan kayo at comment below kung may mga katanungan kayo and
hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. At kung di ka pa nakapag-subscribe, please like, subscribe. At huwag mo na rin kalimutan isama ang bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Thank you guys. Bye!